Ayon sa mga pagtantsa, nasa 3,700 na katao ang namamatay sa kalsada dahil sa mga aksidente. Maraming dahilan para magkaroon ng aksidente sa isang kalsada. Ilan lang dito ang kondisyon ng kotse, ugali ng mga driver, at mga kalsada na wala sa kondisyon o mga kalsadang delikadong daanan. Kaya naman isa sa mga iyan ang aalamin natin sa video na ito. Magandang araw sa inyo mga mamat sir. Ako nga pala si Kuya Norbsman. Halika at alamin natin ang limang pinakadelikadong kalsada sa buong mundo. Number 1, Cotahuasi Canyon. Una sa listahan ng isang nakakalulang daan sa isang napakataas na canyon. Sa puso ng Timog Andes sa Peru, matatagpuan ang tila nakangangang lambak ng Cotahuasi Canyon. May sukat na 3.5 kilometro ang lalim. Halos lagpas doble ng lalim ng Grand Canyon. Ngunit sa kabila ng nakakakilabot na lalim nito, buong tapang pa rin naninirahan ang maraming tao. Madaling gumuho ang mga bato ng canyon na ito. Dahilan para humarang sa mga daanan ang mga tipak na bato. Kapag natsyempuhan, bumababa ang mga driver at pasahero, mano-manong pinupulot at itinatabi ang mga bato. Kaya't sa bawat pampasaherong sasakyan na dumadaan, sa bawat daang nilalakaran, at sa bawat taong kailangang lumisan, buhay nila ay walang kasiguraduhan. Number 2, Death Road. Hindi nalalayo sa Peru, matatagpuan pa rin sa Timog Amerika ang kilalang Death Road na matatagpuan sa Bolivia. 43 milya na kahabaan ng daan ng Yungas ang nagdurugtong sa kabisera ng lungsod ng La Paz hanggang sa bayan ng Coroico. Napakamapanganib lakbayin ang daang ito lalo na sa mga nakasasakyan dahil sa mga biglaan at iinaasahang lupit ng kalikasan. May bahagi ng lugar na napapalibutan ng makakapal na ulap at hamog, bigla ang pag-uho ng lupa at mga landslides. Nariyan din ang mga kaskad o yung mga maliliit ngunit mababatong mga talon. At ang mas nakakatakot ay ang napakalalim na 2,000 feet na bangin sa bawat daang paliko. Kaya paano na lang kung gabi ay nagkaroon ng di inaasahang pangyayari? Iyan ang dapat pag-isipan ng mga taong nais dumaan sa lugar na ito. Ang daraanan ay may lawak lamang na di lalagpas 3 metro at bawat gilid ay may makikitang memorial stand para sa mga taong namatay sa lugar na iyon. Walang duda, isa itong Death Road. Number 3, Atlantic Ocean Road. 10 oras o mas mababa sakay ng eroplano, dumako naman tayo mula South America patungo sa kontinente ng Europa. Sa isang bansa sa Northern Europe, matatagpuan ang isa sa mga ligtas na mga daanan na pwedeng madaanan ng isang tao. Sa ratio, merong 20 fatal car accident is to 1 million people. Masasabing safe na safe mag-drive dito. Pero hindi dyan nagtatapos ang kwento. Dito rin matatagpuan ang isa sa pinakamapanganib na daan sa buong mundo, ang Atlantic Ocean Road. Dahil nasa gitna ng karagatan at itinayo sa taas ng katubigan, lantad sa napakalakas na mga bagyo ang tulay na ito. Lantad din ito sa mga hampas ng alon, galit ng tubig at bagsik ng ihip ng hangin ang kailangang harapin ng mga daraan dito. Sa bawat masamang panahon, naglalakihang alon ang tumatakip sa kahabaan ng tulay na mistulang nagiging bahagi na rin ng karagatan. Samahan pa ng malamig at malakas na ihip ng hangin, ang walang ingat na pagmamaneho dito ay maaari mong ikamatay. Number 4, Leshima-Uhasi Bridge. Nasa usapang tulay na rin tayo, lumipad naman tayo patungong Asia sa bansang Japan. Kilala ang Japan sa kanilang pagiging makabago, masulong na teknolohiya at infrastruktura. Hindi nalalayo ang kamanghamanghang pagkakagawa ng Leshima-Uhasi Bridge na matatagpuan sa Western Japan. Pinagdurugtong nito ang dalawang lungsod na pinaghihiwalay ng isang lawa. Dahil sa halong kaba at pagkasabik ng mga dumaan dito, tila ba isang naging roller coaster para sa marami ang tulay na ito.
Sa likod ng nakakamanghang disenyo ay ang nakakanginig na taas ng mismong lugar. Napakatarik ng tulay na ito at sa sobrang taas, pwedeng-pwede pumasok ang isang barko sa ilalim nito. Pangatlo ito sa pinakamalaking tulay sa buong mundo at maaaring ito rin ang pinakamatarik. Number 5. Cardong Lapas. Sa Asia pa rin tayo, matatagpuan ang kalsadang ito sa India. Pangalawa sa pinakamalaking bansa sa buong Asia ang India at tinatayang halos 1.3 billion ang populasyon nito. Panglima sa listahan ng pinakadelikadong kalsada ay ang kilalang Cardong Lapas. Pinakamataas na daang kayang takbuhin ng isang nakamotor ang Cardong Lapas sa buong mundo, kaya't maraming turista ang pumupunta dito. May taas itong 5.6 meters above sea level. Pero ang masayang karanasan ay pwedeng mauwi sa isang bangungot sa isang iglap lang. Dahil sa mataas na altitude, lalong bumababa ng bumababa at lumalamig sa lugar na ito. Kaya't sino man ay maaaring makaranas ng altitude mountain sickness o AMS, pagbaba ng oxygen at air pressure. Sa isang pagsusuri, makabubuti sa mga turista na hindi manatili ng lagpas 20 minuto sa lugar na ito. Masayang karanasan, sabi ng iba, pero hindi sa pamilya ng 5 taong namatay at 5 taong nawawala pa rin dahil sa paghagupit ng napakalakas na avalanche habang sila ay natrap sa loob ng isang SUV sa Cardong Lapas. Tila walang kaide-ideya ang mga turistang ito na makakatagpo nila ang galit ng kalikasan sa isang masayang araw noong 2019. At yan ang 5 sa pinakadelikadong kalsada sa buong mundo. Sana ay nakapagbigay sa iyo ng aral o impormasyon ng video na ito. Ikaw, anong masasabi mo sa video na to? Comment mo naman dyan sa comment section at babasahin natin yan. Like mo na din ang video na ito kung nagustuhan mo at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Again, this is Kuya Norbsman. Kita-kits tayo sa susunod na video.